So good morning again. Welcome again to this video. Welcome again to my vlog. So today is the 6th day natin dito sa Thailand. This is the last day actually. Ang time na is already 3:10 ng umaga. So pupunta na ako ng Don Moeng ata International Airport. Hindi ako sa Suburavum International Airport, pero sa Don Moeng tayo. So today, pupunta tayo ngayon sa Ho Chi Minh sa Vietnam. So again, mamimiss ko ulit ng Thailand. I mean, I always enjoy Thailand kasi ang mabait mga tao, masarap ang pagkain, and then mura yung mga bilihin na pasalubong. Kahapon hindi na ako nakapag-vlog, pero pumunta ako sa Chatuchak kahapon. Para siyang talagang Divisoria ng Bangkok. Andun lahat ng mga pwede mong bilhin. Relo, tapos may mga, how do you call this one? May mga damit, may mga shoes. Ang dami mong pwede mabili doon, mga souvenirs. So, bumili lang ako ng konting souvenirs. Like yung mga yung pinabibili ni mama na pajama ulit. So, bumili ulit ako noon. And scarf, and yung ibang ointment, yung mga inhaler. So, bumili ako noon. So far dito sa my hotel na pinagbukan ko, okay na okay siya. Though maraming mga tao, I mean maraming mga tourists talaga. Maybe siguro cheap, kaya mga American, mga Western countries, they just really have, I mean, they just book this hotel kasi nga siguro cheaper siya. And then, napaka-convenient. Yun lang, ang problema lang dito is walang elevator. So, yun, buti lang kasi nasa second floor tayo. And then, tayo mismo yung nasa bungad ng hagdanan, so walang problema. And then, so far, mamimiss ko ang Bangkok ulit. So, I think next year ulit, pasal ulit tayo dito sa Bangkok. And, yeah. So, pupunta na ako, magbook na ako ng Grab. Pupunta na tayo ngayon ng Don Moeng International Airport. Doon tayo aalis. And then, siguro mamaya mga 9:30 or 9:30 or 9, before 10, nasa Ho Chi Minh na tayo sa Vietnam. So again, thank you so much ulit sa pagsama. Ay, hindi ko pa pala i-end. Kasi ito yung vlog natin for the whole day. So see you later sa Don Moeng International Airport. Bye! So time check. Andito na tayo ngayon sa Don Moeng International Airport. First time dito. Ito yung style niya. I think airport niya into the city. So yung style niya. Yung sa ano, Suvarnabhumi. Parang iba yon kasi medyo malayo yun. Parang Clark Kent style. Ang daming tao. So this is Don Moeng International Airport. Tingin tayo dito. Ang daming tao. So mag self-check na lang tayo kasi wala naman tayong luggage. Ano naman. So mag self-check na lang tayo dito. Like para sa din, parang sa Suvarnabhumi. Suburabhumi. So pag i-check-in kayo dyan, pero pag wala, mag self-check na lang tayo mamaya. Chinese yung ano yun. So ikot muna tayo sa dito. So this is, I think itura ng airport nila. Diba? Mayroon na tayo. Tapos dito, kung may palit pa kayo. Ang dami pa rin mga palitan dito. Para-paras lang. So open na rin ang check-in. Try natin mag-check-in na lang dito. Kasi doon sa row 1, 2, 3 masyadong madaming tao. So doon tayo pupunta. Diyan, mag-check-in na lang tayo dyan. Teka lang. Mag-check-in na lang tayo dito. Alam ko pwede naman eh. Confirm. Assign. Confirm. So
ito na. Ganoon lang kadali. Ano na tayo? Check, may boarding pass tayo, so diretso na tayo ng immigration. Tapos na tayong nag-check-in, pupunta na tayo sa immigration. Hindi ko alam kung saan ang immigration na dito. Tignan natin. Hanapin natin ang immigration. Hindi ko alam kung babalik muna natin yung pera natin. So, naalala ko pala, nabasa ko sa Cebu Pacific. Meron silang flight dito sa Don Mueang International Airport. Hindi ko alam kung kailan mag-start, pero most of the time, hindi ko alam, next month ata or June. So, pwede na kayong lumipa dito. Actually, mas malapit ito kaysa sa Suvarnabhumi. Dong Suvarnabhumi kasi masyadong famous. Ang dami. Pero, yeah. Anyways, ipapalit ko na ata dito yung pera natin. Have din ito ng AirAsia ata. Ang dami kasing flights ng AirAsia. I mean, dominated siya ng flight ng AirAsia. So, panay AirAsia lahat. Di ko alam saan ng immigration dito. Arrival sa baba, tapos sa taas ng departure. So, saan dito? Ah, okay. So, dito? Di ko alam. May food court din dito while you're just waiting. Dito lang. Dito tayo. Yun ang dito. Pag, how do you call this? Kapag nag-travel ka, ang kagandahan kasi is yung na-explore mo yung bagong lugar, and then at the same time, parang napuproof mo na may kaya ka pa palang gawin. I mean, diba? You can go beyond. So, again, if you have your chance na makapag-travel, pag-travel kayo kasi, sayang yung chance and then yung moment. Kaya nyo rin. Kung ako kinaya ko, di kayo rin. Basta, learn lang na basahin ang basahin, yung mga bagay-bagay, magbasa lang. So ito, hindi na tayo sa immigration, domestic departure, itong foreign, kaso sarado pa. Passport control. Oh, kung sa Suvarnabhumi, so kung sa Suvarnabhumi yung dragon dito, itong parang temple nila, di ba? Ganda. Sana sa Maynila may ganito rin yung nagpapakita ng natin, di ba? So dito na tayo sa may passport control. So ang gagawin natin is off ko muna yung camera, yeah, kasi papasok na tayo. So as in, dito tayo. So, tapos na tayo sa may security check, tapos sa immigration. So, maghihintay na lang tayo. Hindi ko alam kung saan pang ang gate na nakatoka sa sa atin. So, dito it's gate 25. Kasi ang flight natin is yung 7:30 going to Ho Chi Minh. That is 656, sorry. So, yan. Ho Chi Minh. Punta tayo ng gate 25. So, hindi dito kasi gate 31 to... Hindi dito kasi gate 31 to 36. So, doon tayo sa kabila. Pero patayin ko muna kasi dadan tayo ulit ng security check.
So, pwede dito. May bawal kasing magkamera dun sa mga itapat ng security. And ito. Ang kagandaan din dito sa ano, sa dong Moeng Baata. Hindi ko alam kung paano yung pronounce. Ang kagandaan dito kasi, ano, nakamat din sila. So, ang hirap hilain nung maleta mo. Ito. Nakamat din sila dito. This is common kung ano yung mga makikita mo sa airport. Hindi ko alam kung dito tayong pop-plate o doon na lang sa airport. Sa bagay, mababa pa naman yung time natin kasi... Kasi ano pa naman eh, oras pa lang naman, so no worries. So kapag nasa loob na kayo ng ano, so may boarding, marami pa rin kayong pwedeng pagpalitan dito na iba't ibang bangko. So doon pa tayo. And then ang kagandaan dito, may mga kainan, so hindi siya boring. If you are hungry, you can just grab something here. So, takot pa akong kumain kasi mamaya pa kasi po, ano, bibiyay pa tayo. Kasi pag ganito, lalo pag sa umaga, kasi sanay na ako na nag-CR. So, medyo kinakabahan ng konti pag ganito ang biyahe. Though, kagabi nag-coke pa naman ako kagabi. So, by the way, dito na yung 21 to 26, liliko tayo sa my other side. Parang hindi ka nakita. So, liliko na lang tayo dito. Ang daming pwedeng pagtingin dito. Ito siyang lalaki. So, itong hostel ng ano nila, so waiting area nila. So, dahil pwedeng pag-stayhan, walang tao. Hindi ko alam kung typical ba yan or it's just for this morning kasi masyado pang maaga. Parang more on Lion Air tapos Air Asia yung nandito sa Don Moen. Most ng international, or mostly ng mga international planes nandun sa Subarnabu. Ka Subarnabhumi, pero sabi yung Subarnabhum daw. Subarnabhum ata. Oo, parang yung AirAsia dito. Mas malinis dito compare sa Subarnabhum Airport. Parang mas malinis dito compare to. Yung sa Air nila, ang ganda gamitin. Hindi tulad dun sa Subarnabhum na parang ang pangit kami. Wala pa naman. Ang dami tao dito. Pili muna tayo ng kape. Tapos tinapay. Kasi maaga pa. Tapos magkakilap tayo ng place na pwedeng pag-stayan. Siguro punta tayo dito. Kasi... Aray. Yun yung mahirap dito kapag... ganito yung ano mo, yung floor, yung carpet, ang hirap. So far, mas maganda dito sa Dong Moen. Malinis, maayos. Okay din naman sa ano. Tapos simple lang, hindi tulad sa Subarnabhum na naangkit ka pa for departure. I mean, yung boarding ninyo sa taas pa. Hindi kagaya dito na dito. Ano siya, minsan lang, parang naiiyak, pero mas pinaganda ng bongga. So, dahil pwedeng pagbihan dito, bilhin mo na tayo ng kape doon sa labas. So, boarding na tayo. Boarding na siya. So, ang flight at ang travel time is like mga nasa 2 hours and 15 minutes if I'm not mistaken. I think that's yung ano ata, yung travel. ด่วนขอบคุณค่ะ
Tapos na tayo. So, pumunta na tayo ng airplane. So, nandito na tayo sa may aeroplano. Aray. Bandang likod pa tayo. Hello. So dito na tayo ngayon. Nakasakay na tayo. Pagkat ng mga ko. Konti at ang sasakay ngayon. Sana wala akong katabi ko ngayon. This is your seatbelt. Please on board and cut down again for roadside wrapping net. No identified wrapping net. To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. Which it can be. Please note it is normal for oxygen tank to not fully inflate after actuation. Thank you. Dito na tayo sa may Ho Chi Minh. Kararating lang natin. So, ang airport na hindi ganun kalaki. Paglabas mo ng immigration. Paglabas mismo ng immigration kaagad. And then, ito rin makikita mo dito sa loob ng Ho Chi Minh International Airport. So, ito na. We're here in Ho Chi Minh. Dito na tayo sa Ho Chi Minh. So, dito, ang dami pa ng mga flights ng Air Asia. Ang dami. Korean Air, Qatar. Madami. So, hanapin na natin yung SIM. Nag-book na tayo ng SIM. Wait lang. So, dito na tayo sa may labas. I already have. Dito na yung mga binili ng SIM cards. Tapos, pupalit tayo. Teka. So, so, nakakuha na tayo ng SIM. Gagawin natin is magpapalit ng pera. Ito siya magpapalit. Didinit natin magpapalit. Nila dito. Sa palitan.
ang 1 baht is nasa 671, ang Philippine pesos nasa 350. So, andito na tayo. Para siyang naiiyak sa Manila. Sabi niya dito, trend ay bus. Kasi wala ko naiintindihan. Ang hirap intindihin noon nila. Bus station. So, andito na tayo. Kinuha ko na yung SIM, tapos nagpapalit na rin ako ng pera. Grabe yung 4,000 baht ko, isang equivalent is nasa 2.7 million dito sa kanila. So parang ang laki, parang nakakalito tuloy ng yung conversion. So ang sabi is 100,000 dong is nasa 200 something pesos natin. So dito sa ano, naghanap ako ng cheaper na papuntang city kasi dun sa mga airport taxi, mahal, nasa 350,000 dong ang hinahanap nila. So nung chineck ko, nasa 700 plus going to the city. And then ang problema, sa Grab, ano lang siya, nasa 85 to less than 100,000 lang. So okay lang yun. Mahal ng ano, though airport city, sinintindihan ko naman. Ang problema is, hindi ko kasi mahanap yung exact na pangalan ng hotel. Ibang mga residences, parang may branch ha. Ibang, wala siya dun sa branch na nabanggit. So parang hinihintay ko pa kung anong response niya. And then pag nag-response na siya, yun, doon na, magbubuk na ako or pupunta na ako ng ano, city. Siguro magbabas na ako, hanapin natin. So andito na ako ulit sa Ho Chi Minh City, Saigon, sa Vietnam. So para lang siyang naiiya. Pero ang airport nila sobrang liit.